Ang palabas na inyong mapapanood ay hango sa totoong buhay na siya mismo ang ginampanan ni Caliboy. Sa papatapos na ECQ sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, isang araw sa kanilang buhay ay may hindi inaasahang pangyayari. Pero bago ang lahat, pagkatapos masaksihan ang palabas, siguraduhin mag-subscribe, comment at paluin ang notification bell. Dahil kung hindi nyo yan gagawin, baka kayo naman ang aking dadalawin. Nagsimula ang araw ng mag-asawang maaliwalas at maganda. Kasing ganda ng mga nilikhang halaman. Nakagaya ng mga taong nabubuhay. Sinimula ni Caliboy ang araw sa panonood ng TV pagkatapos ito magkape. Ngunit kapansin-pansin ang pagkabalisa nito. Hindi pangkaraniwan sa kanya ang ganitong pagkakataon dahil likas na masayahin at masigla siyang nilalang. Bakit ko nasabi? Kilala ko siya. Sa pag-init ng araw, tanging ang condition by air ang nagsisigil pampahupa ng init. Ang kanyang mga paa na animoy parang luya. At mga paang matagal nang nagpahinga. Iniwan niya ang panonood ng TV dahil kapansin-pansin din ang pagkabalisa ng kanyang aso na animoy may pinahihiwatig. Tila bang nararamdaman niya ang nagbabantang panganib. Hindi pangkaraniwan ng araw dahil hindi normal sa isang aso ang kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ng tagpong iyon, hindi na mapakali si Caliboy. Paruot pa rito sa mixing eskinita. Ang mga mangga na dapat ay kanyang babalatan. Tila ba nawala na sa kanyang isipan? Wala na, nasira na yung charger nito eh. Ito yung, dati kasi ito talaga yung ginagamit ko na eh. Ang kanyang asawa na si Leonor ay walang kamalay-malay sa kababalagang nagaganap. Maliban sa akin at kay Scarlett Dadog. Kinahaponan ng araw na yon, bago mag-alas 7 ng gabi, naisipan ni Caliboy na maligo, nagbabaka sakali na mawala ang kanyang pagkabalisa. Tila tumitigil ang oras sa mga tagpong ito. Ang mga lagaslas ng tubig at tila may sinasabi, may hiwagang magaganap. Pagkatapos nitong maligo, naginhawaan ang kanyang katawan, pero hindi ang kanyang isipan. At ng mga pagbihis na upo sa harapan ng kanyang asawa, tila may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Oras na lang hapunan, sa pagkakataong ito ay tila umaliwalas ang kanyang aura. Hindi kaya gutom lang ang dahilan kung bakit siya balisa. Maaaring oo, maaaring hindi. Dahil nasa oras naman ang kanilang kain, tanghali at gabi. At sobrang maasikaso naman ang kanyang asawa. Sino ba namang hindi gaganda ang mood kapag ganito kasarap ang ulam? Sa sarap ng kain nila ay tila nakalimot na sila sa isa't isa. Ganun din ang kanyang asawa. Mukhang hindi na sila magpapaawat sa tagpong ito.
At pagkatapos magapunan, kumain na din si Scarlett. Ngunit bakit nagbabaga ang mga mata nito? Sa talas ng paningin ng aso, siguradong may nakikita itong hindi kaya makita ng mata ng mga tao. Tila may nagmamasid, tila may nag-aabang, at nag-aantay ng magandang oras bago ito umatake. Agad naman naramdaman ito ni Caliboy. Iba na ang pakiramdam niya. Kaya minarapan itong mag-ikot sa paligid ng bahay para titiyakin ang kanilang kaligtasan. Lumalim na ang mga gabi, bilog ang mga buwan. Nagkataon lang ba ito sa pagkabalisa ni Caliboy? At ang asong si Scarlett, kitang kita na may nararamdaman itong kakaiba. Natulog ng mag-asawa at sa kayong bigla ng kanilang pagtulog ay ito ang susunod na pangyayari. Nagising ito at bumango at napansin niyang masakit ang kanyang mga paa at ito ang kanyang natuklasan. Binangungot siya dahil ang patay na kukuha ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Nakalimutan niyang uminom ng ipinamig acid. Abangan ang susunod na kabanata.